happy, happy Wednesday. Today is a holiday and today is a Vesak day. So Wednesday ay wala tayong pasok, no? So palabas kami today kasi pupunta kami sa Filipino bakery store dito sa Singapore. May malapit kasi dito sa amin. So ipapakita ko sa inyo kung saan siya banda, anong itsura niya at paano umorder. Kasi I know na bihira lang din yung mga fresh na mga bakeries dito. Although sa kanya by order pa rin, wala siyang mga tips display na breads. Pero at least, di ba, may mapupuntahan ka. And since dito lang yun sa may Paya Libar area, so I guess maraming mga Pilipino na rin yung mga ka-order. If ever, na masarapan ka. Pag magde-decision. Pero i-taste test ko rin sa inyo. Pero feeling ko masarap kasi ang ganda ng mga reviews sa kanya. And usually, pag umu-order kami sa Paluto sa SG, doon talaga kami sa magaganda yung reviews para hindi kami nasasaktan pag hindi siya masarap. Kasi sayang yung punta, sayang yung meetup, tapos di masarap, di ba? Kaya ini-make sure talaga namin na masarap. And I think itong final result dito sa amin malapit, eh masarap siya. So, makulimlim ngayon. Actually, 5 na, kagigising lang namin. Naging nap ground. So, tala na. Guys, ito ang in-demand dito. Durian. Pero hindi kasi season, kaya mahal. So, today pala ay almost 1.5 weeks na ang Phase 2 heightened alert dito sa Singapore. It's a holiday pero wala masyadong tao sa labas. Usually naman talaga indoors na lang yung mga tao. Kasi sabi dito sa government, if makikita din nila na maraming tao sa parks, ganyan, baka ilimit din nila yung tao doon or i-close na lang nila yung mga parks para iwasan yung paglabas ng tao. Kaya kami, tapad din kami lumabas kasi imagine lalabas ka, pupunta ka sa isang lugar tapos di ka rin makakakain. Saan ko kakain? Kailangan nyo pang umuwi para kumain. So yun, tamad din kami lumabas magkasama. Unlike before, pag lumabas ka, kain ka na sa labas, diba? Mas mabilis, mas madali. So guys, from that park place, actually yung park place na yan, pero tapat na niya yung ano, yung MRT station. So pwede kayong bumaba sa Paya Libar. I think that's exit D. Tapos, ayun, diretso lang kayo dito. Tapos tawid doon. Pag tawid nyo, nandun na yung Pan Rizal. And I think that's like 8 to 10 minutes walk lang. So yun yung PLQ Mall. Oh. Yan. Tapos may train station dito sa side na to. Tapos, yun, tawid lang kayo. Rapid na. This is City Plaza. Yan. Tapos dito yung may Don Lechon Levels. Tawid tayo. So, pwede naman kayong mag-bike, guys. Ay, mag-bike, ano ba yan? Nagpa-practice kasi ako mag-bike. Kaya ba ito nasa isip ko? Tapos natanong ako ng asawa kung gusto ko doon mag-bike. Kasi ang labak nung babaykan ko dito. Anyway, pwede naman kayong mag-bus papunta doon, tapos konting lakad. Pero kasi kami, marami kaming time. Kaya maglalakad kami. Tsaka masarap naman maglakad dahil hindi masyado mainit. Mahangin. Tapos, malapit lang naman. So, parang 15 to 20 minutes walk lang yan. Malapit lang yun sa akin. Anyway, ito na yung pinakita ko sa inyong building. Nakatawid na kami. So, malapit na tayo. Guys, diba yan yung ano, sosyal na halaman si Pinas? Ganda nila. Dito ang sa tabi-tabi. Nakadami. So guys, yung store is malapit dito sa Geylang Serai. Ito parang malaking ano to eh, wet market yan dito sa Singapore. Maya punta tayo dyan kasi hindi pa rin kami napupunta dyan. But yes, may mga tindahan sa taas yan. Tapos dito rin meron. So after nitong road na to, doon na yung Pan Rizal na pupuntahan natin. So guys, ito yung location. Nandun sila sa second floor. Ito yung Geylang Serai na tinuturo ko sa inyo kanina. So, punta na tayo. Ito yung address. Yan. Mileage. Mileage, tama. Let's go. Nauuna na si Mister. Excited na siya sa pandesal niya. Guys, nandito na kami. Ito si ate. Hello. Yan. So, siya sa Baluto sa SG. Order kayo. Ito yung order namin. Dami niyang ano. Kaya paraming sign eh. Pero ito yung Pan Rizal. Oh, pero doon pala sa kado na amay ka na namin. Na. Kaya alam mo na kung saan. Ayan, Pan Rizal guys. Butib ko na lang yung kanilang ano Facebook account.
So guys, nakuha na namin. Ito siya. So ano to? Pangasalan si Mada and cheese bread. Mamaya tikman natin siya para mahatulan natin ang luto ni ate. Siya si Ate Valerie, siya talaga yung nagbe-bake. So may pasta talaga siya dito. And for pick-up lang siya. Saka delivery. So kung gusto nyo guys, i-put ko yung pangalan niya and details sa description box. Puloy ka te. Description box below para naman maka-order din kayo. Nakatingin na kayo ng mga Filipino ano bakery stuff. Char. So, dapat pumunta kami sa Geylang Serai. Pero, sarado na no, love. Maganap kasi sana kami malunggay. Kaya lang sarado na kasi tingnan nyo. Oh, wait lang. Ayan, sarado na. Parang sa Pinas din naman, sarado na paghapon na yung Met Market. So, magtitinola na lang tayo nung walang malunggay. Alam ba? Madalin mo na to. Siya na yung magdadala. So, yun guys. And then, pag-uwi, titikman natin. And sabihin ko sa inyo yung birthday ko. Pero feeling ko masarap. Kasi ang bango-bango dun sa area niya. Amoy na amoy mo agad yung bread na niluluto. Para talagang, ano, panaderia, diba? Kasi wala kaming oven sa bahay. So, hindi ako nakakapag-bake. Gusto ko nga sanang itry din mag-bake. Kaya lang wala naman kaming oven. So, sayang. Next time, pag nakalipat kami sa mas malaking bahay, baka may oven na yun. Pasok pala tayo guys. Kasi may mga nakikita kaming open pa naman. So baka makachempo tayo ng malunggay. Diba? Yan lang din. Nagulo din. Parang yung Pinas talaga. Lalo sarado na talaga sila. Sarado na. Ano kayo na bro? So wala kami ng bilo. Hindi kasi kami namamalengke. Hindi kami nag-wet market. Lagi kami sa grocery. Kasi parang okay naman kami doon. Nabubuhay naman kami sa grocery. Kaya lang yung malunggay kasi dito, mahirap siyang hanapin. So wala rin naman kami nakita. Doon sa tatlo or apat ng stores na nakita namin open, wala rin naman kami nakikita na ano, na tawag ito, na malunggay. So babalik na kami. And para matikman na natin bread. We're home guys. So bakit ako sa inyo in-order namin kay ate. Ang galing ng bed namin. I don't like that. Arte. Anyway, wait lang. Okay, so pakita ko sa inyo yung mga in-order namin sa Panrizal. So yon dun siya sa, ano may mileage, mileage. Basta, lagay yung address sa ilalim. Anyway, so umorder kami ng pandesal, umorder kami ng Spanish bread. Umorder kami ng ensaymada, and umorder kami ng cheese bread. So ito, dito siya nakalagay sa mga box na ito. Ayan. Ta-da! Excited na ako matikman siya. Kasi ang tagal ko nang hindi na, mahilig kasi ako sa tinapay. Pero kasi kami mag-asawa, hindi kami nagtitinapay. Wala kaming tasty dito sa bahay. Inalis na namin sa sistema namin yung bread. So pag mga ganito lang na order kami sa labas, doon na kami nakakain ng bread. So this is, wow! Ang sarap! Oh! Ito yung pandesal, tapos ito yung cheese bread. Ang sarap. Tapos umorder kami ng, bumili kami ng Lily's peanut butter. Bebe mo, ang sarap. Look at that. Ang bango guys. Kamaamoy niya lang talaga. Ang bango niya. So sabi niya, pwede siyang i-freezer. Kung hindi niya siya mauubos, pwede siyang i-freezer. Tapos itoto niyo lang siya. Tapos sabi niya, usually daw sa kanya, okay na yon. After niya ito, okay na daw. Pero may mga customer daw siya na ini-airfry nila. Para lang din mas uminit yung bread. Or mas siguro mas lumambot. Ganyan. May mga ganun daw siya. And semana! Tikman natin isa-isa, my love. Unahin ko. Yes, napangukmang bigla, no? Unahin ko yung cheese bread. Ang lambot pa, guys. So, I think umaga pa to ready. Kasi sabi niya sa akin, after lunch daw pwede nang kunin eh. Pero kinuha namin ng mga 5 para hindi mainit. Tikman natin. Harap! Ang sarap na sarap sa the cheese. Ang sabi na sugar. Kung may malinig kayo ng mga pinggan, hawa ko yun. Nabuga siya. Sipan. Beba, ati tayo. Hello, guys. Parang bigla labi. Doon sa akin yung mouth is full. Anong daw? Marakon ko yung Lily's butter namin. Hati na lang kami ni Jerome sa breads kasi may dinner na din kami. Kaya mas okay na
natin na lang. Para masaya kami pareho. Okay, so ito yung Lily's peanut butter namin. Bili namin ito sa Fair Price. If naghahanap kayo, meron dyan sa may Fair Price sa may Filipino para ba counter or something, Filipino shelf, yung Fair Price dyan sa may Singpo Center. Meron doon. Sana mabuksan ka, hindi ka mabubuksan eh. Yung totoo, hindi ka mabuksan, may gunting ka na. Tayo magkakain. Ayan, open na. Tayo na rin. Tikman natin siya sa pandesal. Pero titikman ko muna yung pandesal ng walang palaman. Tapos saka natin lagyan itong peanut butter. Sarap! Ang nagmamantika. So, ito yung pandesal niya, guys. So, pandesal is 50 cents per piece. And then, yung kanyang cheese bread is $1 per piece. Okay, tingnan muna natin naman yung palaman niya. Nakakamiss! Nakakamiss yung agahan! Sa Pinas, diba? Tingnan natin, may peanut butter. Lumili talaga kami kasi bibili kami pandesal. Diba? Ganyan namin eh. Perfect! Muawin ako. And then last guys, yung last na titikman natin is yung ensaymada. Kalahati yung kinakain. Kasi gusto ko lang siyang tikman guys, ang soft lahat ng breads. And ito yung tipo ng bread na feeling ko kahit nga matagal na siya, hindi siya tumitigas. Kasi may mga bread na ganun, diba? Yung pag antagal na, tigas-tigas na niya. So, ito feeling ko hindi siya titigas. Order lang kami ng paunti-unti kasi gusto lang namin siyang tikman. Pero grabe, hindi ako na, para ba, hindi ako nabigo. Dun sa pagpunta dun sa paglalakad namin ng mga 15 minutes. Papunta sa store ni Ate Valerie kasi sobrang sarap talaga ng mga breads niya. And alam mo, panideria levels talaga. So, ito na, yung ensaymada. Ito feeling ko makalat masyado. Ito yung mga ensaymada levels na nakikita mo yun. Ako favorite ko yung ensaymada sa Pinas yung nabibili sa Shopwise. Kasi sobrang sarap talaga niya. So, here's the ensaymada. Takpakay mukha ko para mag-focus dun sa ensaymada. Okay, kumadungis. Sorry na lang, guys. Grabe, yung sarap. So, ito yung ensaymada na to is $1.75 isa. So, pag umorder ka ng 7, $12 siya. Kung may order namin 4, $7 siya. All in all, guys, $16 yung binayaran namin kay Ate Valerie. Sulit siya, guys. Sulit siya. Pag bumunta kayo, bumorder na kayo ng marami. Kasi nga, pwede mo naman siya i-freezer. Ito mo lang siya, i-airfryer mo siya, pwede. Ang sarap. Ito buo ako kaubusin. So, yun guys, di ko alam kung sobrang haba ng vlog na to. Pero that's it for our vlog. Sana nagustuhan nyo pagpunta natin sa Panrizal at pag-review ng mini-review nitong mga tinapay na nabili namin. Kasi nakakamiss talaga yung mga panideria levels ng mga tinapay, no? Kasi lagi lang kami sa mga bakery, sa mga malls dito. And iba-iba naman sila ng klase. Pero iba talaga pag cheese spread, pag ensaymada, pag pandesal, diba? Nakakamiss talaga siya. Mas papapalaman mo pa ng peanut butter or tama may menudo kami dyan. So, pwede kayo sawsaw yung pandesal dun sa menudo. So, thank you so much guys sa pagsama sa amin today. Please like and subscribe if you haven't yet. And don't forget to follow me on my Instagram account at Jasmine and Daya. I'll see you on my next vlog. Bye!